Latest interview kay Naoya Inoue, kanyang revelasyon, latest statement ng promoter ni Casimero as well as warning sa kanya, postponement ng laban and other relevant boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kaduelo, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Nunting Sports Channel. Maraming salamat po. Sinabi po mga kaduelo ng 4th Division World Champion, current Unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion, Japanese Monster Naoya Inoue sa isang latest interview sa Japan. Nabalak niya raw mga kaduelo maging isang 6th Division World Champion, as in, he wants to go as far as 130-pound Super Featherweight Division. Pagkatapos daw niyang makalaban by the end of this year, potentially again sa ating kababayan, 2 Division World Champion, current Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion, Marlon The Night Nertapales, plano niya pong makalaban ng 3 beses sa susunod na taon. Tingin niya rin daw mga kaduelo, mga 2 years daw ang mailalaan niya sa 126-pound featherweight division bago umakyat sa 130. If possible din daw mga kaduelo, susubukan niyang i-unify ang lahat ng mga titulo sa super featherweight division. Nasayangan din daw si Inoue dahil 3 times daw sana niya gustong lumaban ngayong taon, kaso na-injured siya before his fight against former Unified Super Bantamweight Champion Kubo Steff Stephen Fulton. Sa related article mga kaduelo containing Naoya's interview sa Japan, ay nabanggit din po ulit ang possibility of fighting 2 Super Bantamweight contenders na matagal nang nalilink kay Inoue, former 2 Division World Champion Mexican Luis Pantera Neri at former 3 Division World Champion current WBO Global Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero. And speaking of Casimero, ibinahagi po sa latest interview through Treasure Boxing Promotions ni former world champion na promoter Masayuki Ito. Nakaabang-abang daw ang laban ni Cuadro Alas sa Japan against former world champion Yukinori Uguni, and that magandang step daw ang nasabing laban to promote a potential future battle between Naoya at Cuadro Alas. Naibahagi rin po ni Naito ang malahalimo daw na aura noon ni Cuadro Alas nung nilabanan ito ang isa pang Hapon former two-time title contender Ryu Akaho. Inilahad po nila ang kanya-kanyang keys to victory for Uguni at Casimero. Bagamat may part kay Ito na gustong manalo ang kanyang kababayan, dahil of course kababayan niya si Uguni, ay magaling na fighter din daw kasi ang ating pambato. Speaking of Cuadro Alas and his promoter mga kaduelo, nagbigay naman po ng babala ang isang member ng MP Promotions na si Mark Yao aka Silver Boy sa isang live kay Ito na baka raw tablahin siya ni Casimero. Sinabi rin niya ulit ang mga stipulations kung sakaling gusto raw ni Cuadro Alas bumalik later sa MP Promotions. Dahil wala na raw ang Catman at former Team Casimero advisor na si Stephen Luna sa kampo, willing daw po ang MP Promotions President Sean Gibbons na i-accept ulit si Casimero, provided hindi raw kasama ang brother coach nito na si Jason Casimero aka Kuya Lodz. Ibigida po ni na Gibbons na ang main advantage daw pag bumalik si Cuadro Alas sa MP is that matik, big fight or world title bout daw agad ang maibibigay sa kanya, and that ang inaasam-asam daw ni Cuadro Alas na duelo noon pa versus The Monster ay magaganap na. Samantala, it is unfortunate mga kaduelo na postponed na naman daw po ang supposed to be laban sana this week, September 12 sa Kazakhstan, ng isa pa nating kababayan, former IBF and WBO Intercontinental Champion Albert Prince Pagara against Alexer Mazur para sana sa IBF Asia Lightweight title ang bakbakan nila mga kaduelo, kaso again, postponed daw due to TV rights. Still, patuloy pa rin daw ang ensayo ngayon ni Pagara. Sa ibang banda, along with Jason Vison at John Michael Zulueta, natawag po na angas ng Pilipinas ang current OPBF Light Flyweight Champion, The Silent Assassin, Miel Fajardo.